Sinimula lang ngayong umaga ang dry run ng single ticketing system sa 7 lungsod sa Metro Manila. May mga naasampulan na kaya? Alamin natin sa unang balita live ni James Agustin. James, tuloy ba pag-ticket ngayon o warning lang? Gang, good morning. Isa nga itong Quezon City sa 7 lungsod kung saan pinapatupad na yung single ticketing system ngayong araw. Nakausap natin, Igan, yung mga motorista at ang sinasabi nila ay pabor naman sila dito, lalo't isa dun sa mga advantages nito ay makakapagbayad na sila ng violation nila online. Pero ang apelan naman nila ay sana huwag naman masyado mataas yung multa, lalo-lalo na dun sa ibang paglabag sa batas trapiko. Epektibo na ngayong araw ang single ticketing system sa 7 lungsod sa Metro Manila. Kabilang dyan ang Quezon City, Maynila, Paranaque, Caloocan, San Juan, Muntinlupa at Valenzuela. Sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code 2023 na inaprobahan ng Metro Manila Council, pare-pareho ang multang ipapataw ng mga lungsod sa karaniwang nalalabag na batas trapiko. Hindi na rin kukumpiskay ng lisensya ng driver, maliban na lang kung mayroong violation na hindi nabayaran, nasangkot sa aksidente, hindi rehistrado ang minamaneho ng sasakyan kapag nagmamaneho ng nasa impluwensya ng alak o droga, at kapag naabot ang demerit points na posibleng magresulta sa suspensyon o pagkansela sa driver's license, maaari na rin bayaran online ng multa. Pabor sa ganitong sistema ang mga motorista na amin nakausap. Mas maganda siya kasi pag tubos ng lisensya, hindi na abala eh, kasi pwede na unang-una. Hindi na babayaran sa kung saan ka nahuli, sa kung saan cities. Tapos ngayon, pwede mo na bayaran through online. Talagang pabor ako dyan dahil unang-una taga Valenzuela ako. Eh kung mahuli ako sa Tagig, eh napakalayo niyan para tubusin ko. Tapos, siyempre, wala kang no choice ka kung tubusin mo dahil yung lisensya mo kinuha eh. Malaking kabala pag nagtubos ka, hindi ka napipila. Oh, kaya ako, sa akin, pabor ako doon. Kasi malaking kabala yung tutubos ka pa sa city o kaya LTO. 500 piso hanggang 10,000 piso ang multa depende sa nalabag na batas trapiko. Tulad halimbawa sa hindi pagsusot ng helmet, 1,500 pesos hanggang 10,000 pesos ang multa, depende kung pang ilang paglabag na ito. 1,000 piso naman ang multa sa loading at unloading sa mga pinagbabawal na lugar. 1,000 piso rin ang multa sa mga paglabag tulad ng disregarding traffic signs, obstruction, overloading at hindi paggamit ng seatbelt. Sabi ng mga motorista, mainam na may iisang sistema, pero wag naman daw sanang masyadong mataas ang multa. Dapat yung violation, dapat babaan naman. Kasi kawawa naman yung mga driver, lalo na katulad sa amin, magkano lang kinikita, tapos napakamahal yung violation. Huwag naman sana masyadong malaking multa dahil sa hirap ng biyahe ngayon, sir, alam naman natin, galing tayo ng pandemic. Alos, kundi na lang kinikita namin sa pamamasada namin sa araw-araw. Samantala, Igan, dito sa Philcoa, malapit po dito sa Elliptical Road, may mga taon ng MMDA dito na nakatalaga, pero hindi natin sila nakikita na naniniket dito. At wala pa naman kasi nung handheld device na gagamitin ng MMDA sa 3rd linggo pa yan nitong buwan ng Mayo. Sa mga kapuso nating motorista na magkakaroon po ng paglabag sa panibagong sistema na ito na pinatutupad, ay meron po kayong 10 araw para iapilayan sa MMDA Traffic Adjudication Board o di kaya magtungo po kayo sa tanggapan ng LTO o LGU kung saan inissue yung citation ticket. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.